Tulong na walang kapalit, bukal sa kalooban. Ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sasainyo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Pagpunang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig na dinig sa iba't ibang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as a case may be. Lalo-lalo na po dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Parang ngayon pa lang yata Valentine's sa kanila, no? So happy Valentine's, the red day, the red letter day. Alam po natin, yan ay pagmamahal. So magbigayan, hindi po ba? Hindi lang yan sinasilabra ng isang araw o ngayong araw nito o tuwing Valentine's Day, dapat po yan ay every single day ay dapat sineselebra. Kasi pagmamahal yan eh. Ang Panginoon, di po ba, binigay ang kanyang bugtong na anak kasi mahal niya tayo. So, dun po nagmumula ang totoong genuine love. So, hello, hello, love birds, kung saan man kayo nandun, sa Estados Unidos nga, sa East Coast, sa West Coast, yung aking mga, ayun, birthday ni Raul. Diyan sa Orange County, no, I'm sorry, sa ano sila, Burbank. So, happy birthday, Raul Castillo. And then, yung mga nag-celebrate din, syempre, ng kanilang Valentine's, birthday celebrators din yan. Ngayon, si Paul Isla ng Meralco. Happy birthday, Paul. Wish you the best in everything you do. At syempre sa ating gitnang silangan, malakas na malakas din po tayo sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Riyadh, at saka saan ba sa buong KSA, Kingdom of Saudi Arabia na nga, at Dubai, Qatar, at ganyan na rin sa ating mga neighboring countries. Down under sa Australia, hello, hello sa Darwin, si Mr. Asika Henry Papel dyan sa Darwin, Australia. At ang aking pinsan, si Cesar Rodelas sa Melbourne yata sila. At ang mga kaibigan natin dyan na matagal lang nakatira dyan, sila Bobby Ramos and family sa Queensland ba yata. No? I'm not sure kung ano yung mga pinagsasabi kong mga lugar, pero sila ay nandyan sa Aussie, sa Down Under, Australia. At syempre, iba pang mga neighboring countries, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at kaya na rin sa Myanmar, at malakas na rin po tayo sa Macau. Dito naman po sa ating bayang pinagpala, Luzon, Visayas, Mindanao, lang na po sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamu alaikum. Ako, hopefully, makasama natin si Kaali bukas. Kasi last week ay may kaunting karamdaman. Ang prayer natin, syempre, kayo ay lumakas ang pangatawan. Dahil health is wealth. At ayaw natin na kayo ay may karamdaman. Patapos na po ang COVID. Level 1, hopefully, ma-achieve natin. Or yung iba naman natin mga kababayan, sige-sige pa rin ang paglabas. So yun naman ang ating appeal. Aba medyo magbigay naman po kayo sa ating mga kababayan iba. Mag-iingat po, ano? O kung kayo nakalabas, syempre, yan ay andun ang protocol na kumpleto ang inyong safety. Yung ating face mask, face shield, at kung ano pa yung kakailanganing requirement kung kayo atin ng mga event. Siyempre, mga antigen, RT-PCR, sundin po natin. Nang sa gayon, wala po tayong mapapahamak na kamag-anak, kaibigan, o kahit sino mong nakakaharap natin. So, again, we wish you well at Valentine's nga po. Kahapon at dyan sa ibang panig ng mundo, baka ngayon lang sineselebra. Aba, we wish you all love at ganyan na rin. Lahat dyan ay ma-extend natin sa ating mga kapwa, ika nga, no? Love God first, and then, susunod na yung family second, and then your career third. Kita mo, pangatlo lang yung career, Kuya Fred, masyadong, yung iba kasing tao, puro career, o puro mga negosyo, ang inuuna, bago ang pamilya, o bago ang Panginoon, yun, sa 1, 2, and 3, uunahin ang Panginoon, pangalawa, ang pamilya, pangatlo, palang, ang career o anumang ministry meron kayo.
So, yun ang ranking. Okay, ayoko nang patagalin pa dahil kanina tayo pinagpala at nakita or nakunan ng ating stringer na si Mike Oksan dyan sa Novaliches. Merong sinaganap yatang ano, no? Parang fiesta, town fiesta dyan sa ano, Immaculate Conception sa area dyan sa Novaliches. At nandun po ang ating stringer. Siguro, ito na pong time na makita nyo kung anong ani or mabuting ani sa ating segmento, no? Mabuting ani, meaning good harvest. Papakita po ng ating makakapanayam dahil siya na po yung tinatawag nating sowing and reaping. Ika nga, pag ikaw ay nagtanim ng mabuti, natural ani ka, mag-harvest ka ng mabuti. So ayan, ang dami niya pong mga kasama kanina na ating mga bishops siguro. Alamin na natin sa kanyang ulat. Roll VTR, Kim. Lalagay ko na yun doon sa second floor ng
sa corner na Susano Road, nasa plaza po yun. Yes. Kaya madali po yun. Okay. Ma'am, pagdating naman po sa mga kabataan natin, hindi po yan binig sa inyo. Bilang alagad po ng simbahan. Ma'am, ba't paano nyo po i-educate itong mga bata na hindi makariwara? Hindi po sila mag-asawa na maaga, malulaw sa droga. Actually po, nag-discuss na po ako kasama po si Papal Nuncio, si Charles Brown, at saka po ang ating Bishop Kaha, na magkakaroon po kung weekly, na mukha na sa ibang video, nagkakaroon sila ng Bible study at lahat. Pero tayo naman, as Catholic naman, almost the same. Nama sila ay tuturuan nyo na ibabalik natin naman ang paggala at saka yung kanilang commitment, yung connection sa ating Panginoon. Yes, napakaganda po niyan, ma'am. Ngayon po, ma'am, yung programa po ninyo na pinaliwanag niyo po sa amin kahapon, sa programa po na Sumbong at Aksyon, ngayon dito naman po sa Sulong Labayan. Okay. Yung tinatawag po nating help. Go ahead po. Actually po, kaya ko tinawag ng help, simple lang yun. Kasi yung AIDS for help. Yes. Dahil ngayon, yung pandemic, hindi na natin talang maalalaman kung kailan at saka saan dadating muli. Yung dalawang taon, napakahirap sa akin. Kaya po, ang talagang po gagawin namin, pagbalik ko sa Kongreso, meron pa ako tapat natirang isang term. At gagawin ko po, lahat ng barangay ay lalagyan ko ng satellite center, satellite office, para hindi lang pupunta sila sa Congress na napakahirap at pupunta sa City Hall, kundi andun na po sila. Yung mga Eagles ko, ang silang lahat na mag-asikaso. At bahay-bahay, itingnan namin kung sino may sakit, sino kailangan. Kasi meron minsan, pag ikaw kapuspalad ka, nahihiya ka humingi. O na bawa, pag may sakit ka, alam mo naman, puro sakit ngayon at marami na mayata. At yung number two, yung education. Yun yung sinasabi ko na yung Susano College. Pero affiliated to sa aking kasama sa Red Cross, si Director Cecilia Lim. Kami rin partners kami doon. Nakikusap talaga ako. Kasi nung nag-apply, hindi ako tatakbo mayor na rin. Napatakbo ko dahil hindi nabuksan yung pati college. Doon sa dinonate namin, paaralan na 2 hektarya. At yun, 10,000 student nung pa. Mga ilang years na yun, 25 years ago. Pero, 1906 pa yun, amin na yung masyenta namin. Anyway, hindi pa rin, it's not too late, ayun pa rin gagawin namin yung college doon sa Susano Building. Dahil yun ang pinangarap ng ating ina na magkaroon na equal opportunity na why the rich can study, why yung hindi poor, those less fortunate cannot, diba? Okay. Ayun, number isa naman, yung L, yung livelihood. Wow. Diba may market kami at may kami bagong gagawin na bari, halos 2 hectares yung land namin sa plaza. Plaza. So, gagawin namin doon, magkakaroon sila hanap ko ay isa palengke namin. Hindi na sila manghihiram sa Mumbai o saan man. Hindi ko na pagbabayarin ng bangko. Para mo yung yun ay makita ko natin na sila ay maghanap buhay ng Marangan. Kasi importante yung Marangan na hanap buhay. At meron silang sustainable everyday ng food. Ma'am, one thing na lang po. Ano po ang sikreto ng isang ani Susano sa pagtulong? Saan po kayo humuhugot ng inyong lakas para tumulong sa inyong bata? Actually, at my age, ang lagi ko na lang, kasi ako talaga, ako, before my mother died, she was a PayPal awardee. Hindi siya pumayag na hindi i-turn over sa akin yung mga charities niya, not only sa church, the people na talagang nag-miss. Yes, po. Opo. Yung letter P naman, yung program and planning. Yung mga senior citizen natin ay door-to-door natin hindi. Hindi na pupunta Mercury at lahat. Wow. At lahat ng mga bata dito sa ating district ay magkakaroon na ng tablets. Kung ginawa ni Governor Dodo Mandanas, I will do it the same. Last message ko para sa mga taga-district tayo. Alam po, thank you very much po pag-support kahapon.
Panginoon at the protest sa inyo at sa kita ko po kayo mag-alala. 6 months pa lang. Six months. Magawin na natin 7. Baka madelay ng ilang minuto. Yan po. Lahat ng aking commitment, hindi pa ako tinataas ng kamay ko sa Kongreso, maibababa na po namin ang lahat ng proyekto na kailangan mo. Maraming salamat po. Bless me po at asap po. Yung ICP po na dito, yan po ang aming gamay. Salamat po. Kayo ang aking ekspresyon. Kaya ibababa ko po lahat ng kailangan mo. Salamat po. Thank you very much. Ayan po, ang ating butihing Congresswoman, Congresswoman Annie Susano. Mabuhay po kayo, Congresswoman Annie. Back to you, Ate Loli Acosta, Sulong na Bayan. Isang magandang umaga po, mga kababayan. Ito po si Anthony Oksan, media correspondent ng Sulong na Bayan, DWIZ 882 kHz. Nandito po tayo ngayon sa Novaliches, Quezon City, dito sa may Immaculate Parish, na Diocese of Novaliches. At sinasaksihan natin ang Jubilee Mass na inatinan ng butihing aspirant congresswoman ng 5th District ng Quezon City. Walang iba si congresswoman Annie Susano. Ano po, mamaya kakapanayamin natin sila. No, together with Bishop Gaa, no, ng Diocese of Novaliches. Ang tabay lang po dyan, sa Sulong na Bayan, DWIZ. Thank you po. Nakita niyo po ang matatawag nating sowing and reaping. Ano po ibig sabihin niyan? Biblical po sa scriptures, pag ikaw ay nagtanim ng mabuti, siyempre po, kayo ay aani ng mabuti. So, tinutulungan po ni Congresswoman Annie Susano sa kanyang hanay sa parokya ng Immaculate Conception kanina na ang ating mga parishioners ay talagang muna-munang tiwala sa Panginoon. Doon pa lang makikita mo na siya ay mandasalin at ang kanyang mga proyekto ay iniaalay niya muna sa Panginoon bago sa tao dahil nagsisimba siya at sinusuportahan niya ang parokya, no, na sina Bishop Gaayata diyan sa parishioner ng Immaculate Conception sa Novaliches. So when somebody prays, like anyone, not just Congresswoman Annie, any official, any person, any individual, kayo po ay madasalin at kinukonsulta niyo muna ang Panginoon sa lahat ng inyong gagawin. Aba, mas madali ang pagpapala. Ika nga, tuloy-tuloy, siksik-liglig, umaapaw ang biyayang pabalik. Kasi nagbibigay ka ng oras. Kita nyo naman, alas 8 ng umaga yan, kinunan. Nandun na sila that early. Nagbigay siya, ang ganda ng flower arrangement. Nakita nyo po sa altar, yan ay sa Jubilee Mass, habang nagsasagawa ng misa, lahat yan ay in-arrange at sa effort ng ating good Congresswoman Annie Susano, yung arrangement ng napakagandang bulaklak at flowers. Ano? So again, what am I saying? Sowing and reaping, balik po tayo. Yun po yung tinatanim niya, so siya ay pinagpapalang pabalik. Ang ani ay good harvest. Dating nang dating, nakakaroon po siya ng opportunity na makatulong dahil nga nabanggit niya ang alin. Ito pong kolehiyo na Augusto pala, pwede nang magsa-start na po, magbubukas na ang klase, no? Ang kanyang business partner si Miss Cecilia Lim.
ang siyang namamahalan nito at maraming we will ask again later, no, siguro sa mga susunod na panahon, ano-ano ang kurso na kanilang ino-offer. Pero for her to put up a school for college, sa kolehiyo, eh, kahindik-hindik, ikang ano, kasi libre eh. Saan ka po nakakita na ipinagkakaloob ang pag-aaral ng libre sa kolehiyo? Maari sa elementarya, inumpisahan niya na po yan. Actually, meron na po siyang nandaanan natin yan, ang kanyang paaralan, named after her mom, Doña Rosa Susano, na pinagkaloob nila nung guro pa ang kanyang ina. Meron silang dinonate na lupa. At nasa napakaganda, prime area, daanan talaga. Imbis na yan, eh pwede naman lang i-donate sa mga developers siguro na matatawag ng lupa. Pwedeng, ayoko magmanggit ng pangalan, napakalalaking tao nito, mga realtor developer, no? Mga real estate developer. At gagawing mall o gagawing, alam mo na, mixed use. Hindi. Pinagkaloob po ng kanyang ina para ano, makapag-aral yung mga walang pangtustos sa pag-aaral. Iyan ay mula elementarya hanggang sekundarya, hanggang high school. Tapos nagbalak po pala siya na magkaroon nga ng kolehiyong libre dahil mahal din ang tuition fees. Siyempre, pag ikaw ay nagkolehiyo na, di po ba, pataas ng pataas, depende sa courses na iyong balak kuhanin. Eh, kaso, sinat down ng isang politikero. Hindi na natin papangalanan. Hindi siya pinayagang magtayo. At siguro hindi siya binigyan ng permit para magkaroon ng isang paaralan para sa kolehiyo. So, hindi natuloy. So, ngayon, ito na ang good news. Tuloy na, wala nang pagtigil ito. Nagpirmahan na sila na kanyang business partners ni Ms. Cecilia Lim. Hopefully, siya naman na makontakt natin sa susunod nating episode para maintindihan natin ano-anong kurso ang kanilang ino-offer dyan. At ano nga ba ang mangyayari kung ito ba ay face-to-face na o pwede na mag-attend yung regular usual class or baka work from home or baka distance learning o kung ano pa mang pamamaraan. Ano? But again, ang ating sinasabi, libre po ito. Can you imagine? Yung mga, ito po ay para sa talagang walang-wala. Siyempre po, ayaw naman natin ipagkaloob yan dun sa nakaka-afford. Dun tayo sa talagang, ang kanilang pamumuhay, katulad ngayon, may pandemya, ang hirap makahanap ng ano, income. So, para sa inyo po to dyan, sa Nualiches, libreng edukasyon ano, sa kolehiyo. Yan na, umpisa ng Augusto, March, ano yun, February, March, April, May, June, July, August. Ito na, sunod, ito na ang mga pagkakataong kayo ay makakapag-aral ng libre. So siguro tututukan natin yan sa mga susunod na episodes natin ng Mabuting Ani. Yan po ang napakagandang kailangan nating tularan para kayo ay magkaroon ng mabuting harvest o good harvest o mabuting ani, breast. You will have to sow. You will have to plant the good seed. Ayan po. Pinlant ni Congresswoman Annie at yan naman, nire-reap at ito ay bumabalik na ng 100 million folds siguro dahil ito na, mabibiyayaan po ang sang napakarami, sang katauhan dyan sa bandang Nualiches makakapag-aral ng pinang libre. Napakaganda, di po ba? So thank you, Ms. Jo Salcedo, at sa iyong kasama, sila Grace at sila Ophel, mabati ko na rin sa staff ni Congresswoman Annie at siyempre Mike Oxan. We have to pause for a break for our sponsors. Please don't go away. Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. DWIZ! Si Ms. Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. Tingnan nyo po, pagka talagang may ikaw ay may tinanim na mabuti, mag-aani ka nga na mabuti. Nasa kabilang linya na ba ng komunikasyon si Patrol 9? Kasi itong 58 mag-aaral lumahok sa simulation ng DepEd para sa face-to-face classes sa Bulacan. Alamin natin ang ulat ng kanyang report. Go ahead, Patrol. DWIZ Patrol Report.
Yes, maraming salamat. Ating Loli, nagsagawa ng simulation activity ang Department of Education ng DepEd sa Santa Catalina Matanda Elementary School sa San Ildefonso sa Bulacan. Ito ay para sa nakatagtang pagpapatupad ng limited face-to-face classes na gagawin sa Pebrero 21. Naabot sa 53 mag-aaral ang lumahok sa natural simulation activity. Habang aabot naman sa kabuuang 300 at 27 mag-aaral na magbabalik eskwela para sa pagsisimula sa ng face-to-face classes. Tiniyak naman ang pamunuan ng paaralan na fully vaccinated ang mga teaching at non-teaching personnel na kalahok sa in-person classes. Samantala, ating Loli, samantala yung muli ng pagkakataon. Na magpaabot din ang pakikiramay at maibalita sa ating mga kababayan yung pagyao ng dating press secretary at isang veteranong broadcaster at dati rin natin kasama sa DWIC si Secretary Ricardo Dong Puno na pumanaw sa edad na 76. Si Secretary Puno ay merong iniindang karamdaman sa ayon niyan sa kanyang pamilya. Si Secretary Dong Puno, ating Loli, mga kababayan, ay naging kasama natin sa DWIC ng taong 2014-2015. Siya ay naging bahagi ng isa sa mga flagship program natin dyan na Karambola. At siya rin ay naging host ng panatuntunan Dong Dumadagong-Dong. At bago yan ay kilala na si Secretary Puno sa larangan ng pamamahayag sa iba't ibang himpilan. At gayon din ay siya rin ay nagsilbing press secretary sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At yun ay nakasama rin ang iyong kuya, ating, di ba? Office of the President. Kaya, 2001. Oh, at napakapanguso, napakabait na mama yan. Kasi alam mo yan, Patrol 9, J. Mark, ano siya eh. Hindi mo siya, pupunta mo siya sa opisina, hindi ka, mapapasokin ka niya agad. Kasi merong mga ibang official dyan talagang bago pa naman makapasok, layer after layer, kailangan pwede mapasulat pa. Eto, walang appointment, pwede ka na makapasok eh. Basta alam niya ito ay nasa ating hanay sa pamamahayag. O sige, wala siyang tinatago. Yun yung maganda sa kanya. Open na open. So, yun din yung gusto nating ipaalam sana sa mga official na uupo sa mga susunod na panahon. Ano? Huwag po kayong tatago. Kasi, kaya pag nagtago kayo, lalo tayo tayong mamamahayag, lalo tayo nag-iisip ng iba eh. Eh, tatago pa kayo eh. Pwede naman kayong dumiret. O, ilantan nyo, ano yung pwede? Tapos, magsalita kayo kung halimbawa hindi nyo kayang ipaintindi sa ating mamamahayag. Ang dali naman sabihin, pasensya na, J-Mark, kasi itong informasyon na meron ako ngayon, kulang-kulang. Eh, gusto mo, bigay ko na rin sa'yo. Gusto mo. Pero kulang-kulang yan. Di humarap ka. At least, napagbigyan na yung ating mga hiling. Kasi asar na asar tayo yung ganung pinag-antay ka na ng sekretarya. Tapos meron pang isang kakausapin bagong makausap si ganitong sekretarya o sinong official. Tapos pagdating sa atin, wala rin, magtatago. Eh si Mr. Puno, hindi. Ah, nandiyan mo si J-Max, sige, papasukin. Ganun ka, please. Kaya tayo yung bungkot at nauna na siya. But I'm sure alam natin na maganda yung kanyang patutunguhan. Saka kilala rin si Secretary Puno, ating Loli, bilang mamamahayag. Artikulado. Straightforward. At walang paligoy-ligoy sa kanya mga pagtatanong sa mga personalidad sa likod ng balita. Right. Mga pahayag niya, no? Alam niya kasi, kumbaga, he is equipped bago siya humarap sa mamamahayag. Alam niya na yung mga talagang dapat niyang ipahayag. Nagre-research siya eh. Kumbaga, complete staff work, CSW. Bihira yung mga ganung press secretary kasi ibang press secretary, of course, si Harry Roque, magaling din, ano? Pero yan si Mr. Puno, alam niya ang talagang may substance, kumbaga, masasubstantiate niya yung pinahayag niya. Hindi puro ha-ha-ha lang. Nakakainis kasi, malaki kita mo yan ang isang press secretary pag nagsisimungaling. Saka isa rin siguro maganda rin talaga ang tumatay yung press secretary galing din sa ating hanay sapagkat yan talagang
yung nagiging kumbaga yung protocol sa pagtatrabaho nandiyan na sa unang buka pa lang ng mata sa umaga ang unang hahanapin dyaryo, unang pakinggan ay radyo at unang titignan ay ang telebisyon at makikinig sa mga balita. Diba? Right. First hour in the morning, ano? Kasi yung isa kong kapapinsan, hindi ko naman gustong ano, pero siguro sabihin ko na rin, as early as 3 o'clock in the morning, at talagang tinitingin niya na yung internet kasi worldwide eh. Baka meron mga bilateral relations o diplomatic relations. Ngayon, nag-Ukraine, mag-aaway na, sasabog na yung gera. Yung mga ganun, as early as 3 o'clock, siya si Press Secretary Buñi, former Press Secretary, is my cousin, Ignacio Rivera Buñi. Yan. So kami, Mayor. Correct. Si Mayor Toteng Buñi. Oh, nag-mayor, nag-congressman, at naging MMDA chairman at congressman at naging Bangko Central member ng Monetary Board. So siya 3 o'clock in the morning alam niya na at saka kakausapin niya na yung mga issues na burning issues kung ang issue ay ang usapin ay tungkol sa police, tatawagin niya na si police kung sino ang head nung that time para magtanong lang ganito po ba ang lalabas na story mamaya, magtatanong ang mga mamamahayag pag nagkaroon ng press briefing, paano ko po to explain, tatanong niya ngayon. Inaabala niya na lahat ng cabinet as early as 3, 4, 5, 6. Pagpunta ng Malacanang, alam niya na. May press briefing eh. Kailangan handa ka. So, misa puno, ganyan na yan. Hindi siya nag-a-assign ng oras. Maga pa lang, alam niya na. Kasi broadcaster din siya eh, si Mr. Puno. So, talagang... Bilang mamamahayag kasi kailangan ba... Bilang mamamahayag at tapos ikaw ang... tatayo tagapagsalita ng pangulo ng bansa, alam mo dapat kung ano ang magiging ano yung magiging tugon ng gobyerno sa mga usapin pambayan. Hindi pwede yung bara-bara ang sagot eh. Dapat yan ay ang sagot ay lagi matalino at siyempre may tago sa damdamin ng taong bayan na maramdaman nila ang gobyerno ay talagang kumikilos para sa sambayan. Para sa kanila. Right. No. For the people, mind the people. Tama ba? Pwede ka na mag-spokesperson. Saan mo gusto? Hindi. Deputy lang ako ni Secretary Loli Acosta. Nangarap din talaga. Deputy lang ako. Taga-tipla mo lang ako na kapay Secretary Loli. Hindi, totoo ba na bago na yung spokesperson ng PNP? Kasi daw, anong pangalan? Kaka-appoint lang? Anong pangalan? Si Police Colonel Jean Pajardo sa itinalagang spokesperson to the chief PNP habang Police Brigadier General Roderick Alba ang mananatiling Public Information Office Chief. Binigyan lang ng dalawang hinati lang yung assignment dahil dito si General Alba ay talagang pantay na level yan, PIO yung isa tapos spokesperson, parang katulad kay Harry Roque, siya yung spokesperson, iba naman ng kay Martin Andanar or kung kasi ang Public Information Office sa ating Loli ay siya ang tumatay yung publicist ng PNP habang ang spokesperson is spokesperson, the mouthpiece ng organization. So medyo magkaiba yung level nila dahil merong pangangailangan ng tag dito depende sa personalidad. Ganun ang timplada dyan. Kasi merong isa na sabi nga mas mahusay sa pagsusulat. Merong isa naman na mas mahusay na sa public speaking. So binigyan sila ng assignment na nakadepende doon sa kanilang expertise, line of expertise. Area of expertise. Tanong ko lang ulit, ang ating Mr. PNP Fajardo, spokesman siya, hindi siya PIO. Spokesperson, spokesperson. Kasi babae ba? Babae ba siya? Babae siya, babae. Siya ay dating provincial director ng Pampanga. Yeah. Siya ay naging dating regional intelligence officer ng division chief ng police regional office 3. At siya isa ring abogado. Kaya talaga very
Kumagay, sanay na sanay siya pagdating sa public speaking. Madali siyang matawagan na ating Loli. Madali siyang matawagan at i-interview na natin siya dyan sa programa. Oh, marami na siyang marami na mga programa sa IZ na bibigyan na papauna kanya na ng panayam. Oo. Pero may tatanong ako kakaiba eh. Kasi ngayon alam ko na babae nga pala siya. Ay, anong pangalan nito? Basta may itatanong tayong kakaiba ngayon kung nalaman na siya ng ngayong bagong spokesperson. But again, ang ganda, na-educate mo kami, no? Iba ang function ng PIO, Public Information Officer, iba rin ang spokesperson. So ayan, malinaw. Pero at least, kanya-kanyang area of expertise. Yes. So, at least parang ganyan, parang ganyan din naman sa AFP Secretary Loli dahil ang AFP meron yang tinatawag na Public Affairs Office, meron yang pinuno at meron ding tagapagsalita talaga ng AFP in general. Basta sana madali sila makontak kasi syempre minsan urgent yung mga usapin, kailangan may ipahayag agad ni spokesperson. Madali naman makontak yan lalo na pag si Secretary Loli Acosta ang tumawag. Gusto ko lang siyang makilala. Yes. Oh, very accommodating. Ano very accommodating. Sa iyong hanay, ano pang update mo bago kang magpaalam? You have 60 seconds. Abay, mamaya, alamin ng at abayanan nyo mamaya yung ating ibabalita yung tungkol dun sa paalala ng Philippine National Police dahil nananatili tayo sa alert level 2 at ito'y merong pahayag ang PNP sa transition naman from alert level 2 to alert level 1 na mas maluwag ang restriction. Ano, tuloy-tuloy na. Huwag mo nang pagiging alert 2. Dapat 1 na lang. Hindi na ako makalabas talaga eh. Kahapon lang ako lumabas. Punta ng WIC. Anyway, so, maraming salamat sa iyong panahon. So yan ang update. So yan po ang update na Secretary Loli. At maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. Patuloy na yung tagalan ko ulit sa iyong kilometro na lakas. WIC. News yung sinabi ni Patrol 9 J. Mark Dagala, yung simulation talagang importante yan para maintindihan ng ating mga estudyante na mag-aaral kung paano. Kasi mag-a-adjust ka na eh. Hindi na yun katulad dati na sikuhan kayo ng sikuhan, mga kaklase, maingay. Ngayon, magiging disiplinado. Siyempre, dapat may konting distansya pa rin. At saka, hindi ka na, kasi kung kasindaldal kita dati, dapat hindi ka na masyadong makulit sa iyong mga kaklase, no? Dahil social distancing, at saka may mask, syempre, napakahigpit nun, face mask. Huwag na lang face shield, kasi hindi ka na makahinga nun. So, ayan, itong 58 na mag-aaral, no? Lalahok sa simulation, bigyan sana tayo agad ng update para maintindihan natin paano nga ang isa sa gawang face-to-face classes sa Bulacan. Yan eh, sa Bulacan pa lang. But eventually, sa buong pulo ng ating bansa na yan. No? So katulad nung kay Congresswoman ni Susano, face-to-face na rin yata sila pag nag-umpis sila sa buwan ng Agosto. Para sa atin naman mga mag-aaral, lalo na kayo na bibigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre, ang sa akin lang, ako yung ina nyo, halimbawa, no? O ikaw anak, may libre ang eskwela sa kolehiyo, sana naman wag mong sayangin. Ito yung pagkakataon na ikaw ay talagang mag-focus, mag-concentrate, at ibuhos yung oras sa pag-aaral. Kasi binigyan ka ng ganyang opportunity, imagine, libre, tapos sasayangin mo pa. Baka naman, imbis na ikaw ay nagre-research, may mga research na kailangan sa klase, nagne-Netflix ka pa, o kaya meron ka pa mga kausap sa mga TokTok, TikTok, or kung ano pa mga platform, iiwasan nyo na po yan. Magko-concentrate na po kayo para maging scholar pa kayo at maging tuloy-tuloy ang o masustain. Siyempre, kayong mga binigyan ng libreng tuition, merong ding, hindi natin matanong, ano, pero meron ding ano yan, kumbaga standard ng inyong grado. Hindi pa pwede nilang bigyan yung mga alam natin, hindi tamad mag-aral, tamad magbasa ng libro. Siyempre, ang pwedeng pagkalooban yan o deserving ika nga na magkaroon ng libreng tuition,
Kasi naman yung talagang magko-concentrate, magfo-focus, at hindi magsasayang ng pera, ng oras. Kasi bukas sa libre, alam ko may mga ano pa rin yan, mga siguro yung mga gagastusin somehow ng mga kakailanganin. Pagka, depende sa kurso, no? Kung teacher or education ang iyong kurso, o marami rin mga papeles at research na gagawin dyan. So, may gastos yon. Pero again, dahil si Congresswoman Annie ay nakipag-partner kay Ms. Cecilia Lim, ang kanyang, I think, yun ang may-ari ng school, or basta business partner niya, ay pagkakalooban na kayo ng mga materials na libre na din. So, sa akin lang, wag nyo pong sasayangin yung pagkakataon na yun. Never na yan ay maipagkaloob sa kahit sino, no? So, ang oras, lalo na ang oras ay napaka halaga. Pag nasayang nyo yung siguro 1 year na libreng tuition, tapos nandun kayo sa kanilang paaralan at hindi nyo pinagbuti, kayo rin po ang kawawa. And then, baka hindi na kayo pagbigyan. Siyempre, hindi na. Next time, sabihin, hindi ka naman nag-ayos sa iyong pag-aral, ba't naman kita pagbibigyan pa? So, again, doing good, planting the good deeds, sowing, planting, parang magsasaka po yan, yan lagi ang ehemplo ng Panginoon sa kanyang scriptures. Ikaw ay mag-plant ng good seed para ang tutubo ay mabuti rin. Of course, may mga ligaw-ligaw na damo, pero yung mas marami doon, yung tinanim mong mabuti at yan ay sisibol, aani ka ng good harvest. Yan na po yung ginagawa ni Kong Annie Susanon. Kung meron mga opisyal akong nakilala, siguro siya na yung kakaiba. Kasi meron dyan gagamitin yung budget para gumawa ng magagandang bagay, magagandang programa o plataforma. But pera ng gobyerno po yun. Project of so-and-so, pera ng gobyerno. Sa gobyerno po kinuha yun. Unlike itong si Congresswoman Annie, nagbulat ako. Hindi pa siya nakakaupo, hindi pa siya nakakapwesto. E meron na siya agad paaralan na inumpisahan na at sa Agosto ay mabubuksan na. So hindi pa nga siya nakakaupo, hindi pa nga siya nabuboto, hindi pa nga siya nailuluklok. Nag-isip na agad siya way, way ahead of the actual kung kailan magkakaroon ng eleksyon. Hindi lang pang eleksyon, pang long term ang kanyang mga plano. Yung bang sabi niya nga, pwede naman mawala lahat ng bagay na nakikita natin. May kotse ka, meron kang alahas, may bahay ka siguro, may sangkatuta kang mga material na bagay. Pero yung yan lahat yan mawawala. Tulad ng damit, pwedeng mag-wear out. Sabi ka, alalaba mo mamaya, hindi na itsurang damit. O ang earrings mo, o alahas mo, o bag mo, pwedeng masira lahat dyan, mabukbuk, nagkaroon ng anay, o pati bahay. Pero ang alin na hindi mawawala, yan ang tanong ko sa'yo, sabi niya sa akin. Siyempre, isip naman ako, ano ang hindi mawawala? Eh lahat nga, pati kotse nag-wear and tear pag chinun up mo yan. Pati gamit mo sa kitchen, sa bahay, lahat dyan nagkakaroon ng mga bukbuk. Eh ano nga ba? Sabi niya yung nilagay mo dito, walang makakanakaw, Loli. Yung ikaw ay nag-aral sa eskwelahan at nakadagdag kaalaman. Nakapag-aral ka ng kolehiyo. Sino ang pwedeng magnakaw niyan? Sige nga, wala. So, yun yung tinatawag nating eternal, kumbaga permanent. Nandiyan yan sa iyong kaisipan, inaral mo kung yan man ay education course o halimbawa marketing course o yan man ay bugasya, medisina o anumang kurso. Sino naman makakanakaw niyan? Ikaw lang nakakaalam niyan, ikaw lang nag-aaral niyan. So, yun yung kanyang gift na masasabi na long term. Hindi yan pang samantala, hindi pang election lang dahil siya ay tatakbo o babalak siyang maging ganito, maging ganyan. Hindi, pinagkaloob yan ng kanyang ina
bago pa sila na iluklok sa pwesto dahil nga ang kanyang ina ay guro, teacher. So legacy niya na ang lahat ay makapag-aral. So nilibre niya, libre po ah, ulit-ulitin ko, ang elementarya hanggang high school. Nandiyan po yan, puntahan nyo, libre po. Nasa along Quirino Highway, doon niya susunod elementary school. Now, hindi pa nga siya naiupo, naglagay naman na siya ng kolehiyo. Libre din po. Ulitin po natin, libre po ulit, pang kolehiyo. Para sa mga deserving. Ano po? So, napakamahal po kasi ng tuition. Ang hirap maghanap ng pangtustos. So, ito na yung pagkakataon na pinagkakaloob ni Congress muna, Ani Susano, libre. So, again, ayan eh, Ani rin naman siya. Sa totoo lang ng talagang good deeds kasi mabuting ani o mabuting harvest dahil nagsagawa siya ng pag, ano, pagtanim ng mabuti. So ako, laging yan din yung aking goal. Sana makatanim tayo ng mabuti para itong ating mga makukuhang biyaya ay marami. Di po ba? Magtanim ay di biro, sabi nga nila. But again, kung ang motive of your heart is really to do good, then you will be blessed. Bounty, mightily, mightily. Napakasarap po. At siya, katulad ni kong ani, hindi siya napapagod. Imagine, hindi siya napapagod gumawa ng mabuti. Sabi niya, ano pag gagawin ko, Loli, eh, medyo tayo ay okay na. So, dapat lang yung hindi okay ang bigyan natin ng ano tulong. Kasi dapat yan, sa totoo lang, ay nararamdaman ng karamihan, hindi ng kakaunti lamang. So, sinishare niya yung skills niya, abilities, talents, ay napakasarap malaman ng lahat ng ito, no? But sa mga susunod nating episodes, sa mabuting ani, tatanungin naman natin si Madam Cecilia Lim para maintindihan natin yung libreng edukasyon pang kolehiyo. At yan po nagtatapos sa ating episode. We will try and get a hold of Secretary Del Rosario tomorrow kasi meron po silang 3-day celebration na anniversary ng urban housing. Ano? Maintindihan natin anong mga platforma pa ang kanilang gustong ipahayag. This is Loli Rivera Acosta. Maraming salamat sa ating naging kaagapay engineer Fred Belamala, dyan si Mace, at ngayon na rin si Jello, si Kim Gomez, at si kanina si AA. Kung baka hindi ko makayon. Rashid, ang ating writers. Abby, Alinyo, Angeles, and then si Jello, nasabi ko na si AA at Abby Malanday. God bless everyone. This is Loli. As I always say, keep God first. First in every area of our lives so He will direct our path. God bless. Bye. This is Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882.